ng Young Professionals ang Voice of Youth na ginanap sa tanggapan ng Central Luzon Conference. Kay Jesus May Forever ang naging tema ng gabi-gabing pulong na isinagawa sa parehong pisikal at online. Para sa kabuuang detalye, nagbabalita si Cherry Silapan. Buhay may purpait, sa damdami kay sakit, ang pag-asa kay Jesus may forever. Ito ang mga salitang hindi nakasasawang pakinggan, bagamat paulit-ulit na naririnig sa gabi-gabing pangangaral na nakadisenyo para sa ating mga kaibigan na young professionals dito sa Central Luzon Conference. Kasama si Elder Bing Alabata bilang tagapagsalita, isinagawa mula ay 17 hanggang 23 ng Hulyo 2022 sa kauna-unahang pagkakataon na isang serye ng pangangaral gamit ang prototype approach para sa Voice of Youth. Itong prototype na approach na hindi lang basta magsasalita, yung sermon maliit na maigsi lang, 10-15 minutes, pero ang maraming nagsasalita yung mga millennials. So pag ganun, meron na silang response first day pa lang. Dito, napakaganda kasi makikilala mo bawat isa, tapos magkaka-build kayo ng relationship, lalo na yung trust ng bawat isa mabibuild. Kaya napakaganda kasi yung mga audience, makikilala mo sila isa't isa. Ang serye na may temang kay Jesus My Forever ay naglalayo na abutin ng mga kabataan, partikular ang mga young professional. Sa ating pong henerasyon ay millennials na ang mga narito na mga kabataan. Kaya ito ay ating sinagawa para makatulong sa kanila upang lalo sila lumago at upang lalo nilang makilala ng ang Panginoon sa kanilang buhay. Magamat hindi naging madali, nulot ng ilang mga kinaharap na hamon tulad ng malakas na pagbuhos ng ulan, pagkasabay na schedule sa trabaho ng mga Bible student at ng serye, at layo ng venue, ang Panginoon ay laging may paraan para abutin ang mga naghahanap ng katotohanan. Galing pa akong Rizal, so parang mga 2 to 3 hours yung biyahe. So minsan naabutan ka ng ulan, so minsan naman mahirap sumakay. So yun siguro yung mga challenges. Kasama sa gabi-gabing dumalo, si kapatid na Rene Cleofe matagal lang nabinyagan at tinawagan muli ng Panginoon na lumapit at maglingkod sa pamamagitan ng seryeng ito. It's really a divine intervention that the reason why I knew about this crusade. Matapos ang gabi-gabing pangaral, purihin ang Panginoon sa 7 individual na nagpahayag ng kanilang pagtanggap sa ating Panginoong Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng banal na bautismo. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Cherry Silapan, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.